Mga idol, meron tayo ditong Rider J115FI. Bali, ang gagawin natin dito ay magkakabit tayo ng MDL. At ito, napakarami na rin namang tutorial sa YouTube kung paano magkabit ng MDL o mini driving light. At medyo matagal na rin tayo nag-i-install ng MDL, siguro mga 2018 pa. Bali, hindi ako nag-upload ng mga wirings, pero marunong tayo sa wirings. At dahil wala pa nga akong upload ng sa YouTube kung paano magkabit ng MDL, ito may pagkakataon tayo mag-video. Ngayon bibidyohan natin to kung paano magkabit. Bali, dahil masikip dito, walang masyadong pwesto. Dito natin siya ilalagay, no? Dito natin yan ilalagay, yung relay, tapos itong balas. Bali, ito, nag-abang muna ako ng negative positive. Yan, dito, itong pula positive, yung brown ay negative. Tapos ang gamit kong wire dito, yan, circuit ang tatak niya, number 16. Tapos ang tape natin ginagamit, yan, 3M, na galing pa to sa sa Meralco. Tapos meron pa tayong isa, to yung Nitto tape. Ito yung wire natin. At meron pa nga ako ditong inassemble na MDL. Kompleto na siya. Yan, isasalpak na lang yan sa M3. Yan, kompleto na yan. May wire na nakabang na. Tapos ito nga pa rin yung bracket niya. Tapos switch. Ito na pala yung relay. Bali, itong relay na to, maganda to kasi meron siyang yung mga number andito na nakasulat. Yung iba kasi wala. Dito nakasulat yung mga number, kaya ito yung nagiging palatandaan. Pero dito sa socket ng relay, andito may number na siya. Bali, itong dalawang 30, ito yung galing sa battery. Dito natin yan ilalagay. Automatic yung 30, yung galing sa sa battery. Yan, iti-tape muna natin yan. Tape muna natin. Ito na, okay na to. Napagsama na natin tong parehas 30 pati yung galing sa battery. Ang isusunod naman natin, itong 86 at 85, ito yung gagamitin natin na ground. Pero kung gusto nyo naman, pwede nyo namang pagsamahin yung 85 dito sa kabila, 85 dito, o kaya 86 dito, 86 dito. Yun, pwede nyo pagsamahin yan. Pero dahil magkalapit na itong dalawa na to, 85 saka 86, ito na yung gagamitin natin yung ground. Iko-connect natin yan dito sa ground galing battery. Tapos yung ground ng MDL, pagsasama-samahin na natin yan, silang tatlo. Ito na, okay na, napagsama-sama na natin tong tatlo. Itong ground dito sa relay, 85 saka 86. Tapos yung ground sa battery, ground ng MDL. Yan, sama-sama na. Ang isusunod naman natin, itong 87. Itong 87, pwede nyong i-connect dito sa dilaw o kaya sa pula. Alin man dyan, basta itong parehas 87 ng relay, laging papunta na yan dun sa high and low ng MDL. Yan. Dito natin yan i-coconnect.
Ayan, okay na sila. Nalagyan na natin ng tape yung apat na yan. Tapos, susunod naman natin tong dalawa na to. Itong 86 saka 85, ito yung nagiging parang pinaka-trigger. Kailangan masupplyan to ng positive para gumana yung relay para lumabas yung ilaw. Ito naman yung i-coconnect natin sa domino switch na high and low. Dito naman sa domino switch, ang madalas na common dito o kaya input, itong kulay blue. Pero kung hindi kayo sigurado, mas maganda, gagamit kayo ng tester o test light. Basta pag mga ganito kasi medyo kabisado ko na. Yan, common, kulay blue. Bali ito, itatap naman natin to sa accessories wire ng motor. Kung anong klase yung motor na pagkakabitan nyo, hanapin nyo na lang yung accessories wire. Sa mga Suzuki, kulay orange lagi yan. Yan, itatap natin to sa orange, itong kulay blue. Tap natin yan. Temporary muna at tetestingin natin. Tapos dito naman sa 85 saka 86, yan. Koconnect natin yan dyan, yung dalawa. Tapos ilalagay na natin yung dalawang relay. Ito, do-double check nyo na lang kasi minsan lumuluwa siya eh, lumalabas pag sinaksak yung relay. At yan, titesting na natin. I-on na natin yung susi. Yan. Yan yung ilaw niya. Naka-low yan, naka-low. Pag high, yan, high. Low. At yan, okay na yan. Pwede na nating i-final to. Halagyan natin ng tape, tapos iyahanap natin to ng pwesto. Dito natin ilalagay yan sa may lagay ng side mirror. Tapos ito pala, ano lang, temporary muna habang wala pa kami nabibiling bracket. Pero dito natin ilalagay yan. Ito na pala yung bracket na nabili namin. Pang rider 150 siya. Bali, ganito ang ginawa ko. Yan. Nagbutas ako dito sa dalawang dulo. Kasi itong dalawa na to, pang ano to, butas to ng pang rider 150. Tapos yan, nilagyan ko dito ng daanan ng wire. Yan, kaganyan siya. Para pagliliko, hindi siya na babanat. Yan. Yan ko lang siya nilagay. Tapos ito pala, tinanggal ko na rin. Dito kasi nakalagay yan. Tinanggal ko na siya kasi babangga na yan dito. Kakabit na natin yung headlight, tapos ito ipoporma na natin siya. Bali ito na, final na yan. Yan, kanan na siya. Tapos yung relay dito, nandito lang, nakatayo siya.
para hindi papasukin ng tubig. Tapos yan. Tapos nagpalit na rin tayo ng relay kasi maglalagay pa tayo ng hazard. Testing na natin yan. Yeah, adjust na lang natin. Pantay natin. Yan, okay na yan. Ah, meron pala akong mga ano dito, mga naitatabi pang diagram. Ito yung mga diagram na ginagawa ko dati yan. Ito yung mga sinaunang version na pagkakabit ng MDL na nagpa-passing light. Ngayon kasi marami ng mga lumalabas na mga style para magkaroon ng passing light. Tapos ito naman yung pag ang gagamitin nyo single na relay. Yan na ano ko pa to dati assignment. Yung nag-online training ako sa ano sa FI tapos sa wirings kay Sir Aaron Prado. Ito nga pala yung diagram na ginawa ko ngayon. Yan. Ayan sa FI na yan.